I point Gaaral, we've been studying the book of Romans. Gaaralan po natin ang libro ng Romans at nakita natin na ang libro nito ay tumutulong ng katotohanan tungkol sa Evangelyo. Kapapasin niyo sa simula ay binanggit ang Evangelyo sa katapusan ay binanggit ang Evangelyo. At mga tuwid, the whole book of Romans is talking about the true gospel na dapat natin maintindihan. At dito nga sa concluding part ng ating pong pinag-aaralan ay muli nabanggit niya sa Pablo ang Ebanghelyo na sabi niya, now to him that is able to establish you according to my gospel and preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which had been kept in silence through times eternal, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, is made known unto all the nations, unto obedience of faith. So makita natin, hanggang sa kapag-usap po ng aklat na ito ay binanggit na po sa Pablo yung tungkol sa Ebanghelyo. At kung natatandaan na pinanta natin kanina yung the gospel is for all. Because yan rin po ang sinabi niya po sa Pablo sa unang chapter pa lamang na kanyang sulat. Sabi po doon sa Romans chapter 1 verse 16 ay ganito po ang ating mababasa. Okay, kung meron po kayong aklat ay pwede mong buksan at yung kung walang aklat ay pwede tumingin sa ating pong monitor. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sapagkat hindi ko ipinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. So makikita natin, dito ay sinabi ni Apostol Pablo na ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng tao. Maging ikaw ay Hudyo, maging ikaw ay Grego, ang Ebanghelyo ay para sa iyo. It is the power of God unto salvation. Yung lahat ng gustong maligtas dapat makakinig, dapat makaalam ng Ebanghelyo ipinangaral. Okay? Sapagkat ito lamang po yung daan para sa kaligtasan. Natatandaan nyo, bago umakyat ang ating Panginoon Jesu Kristo sa langit, nung siya po ay mamatay, inilibing at muling nabuhay at nag-spend po siya dito sa earth ng 40 days, bago po siya umakyat sa langit, ito rin po yung pangunahing tagubilin ng ang ating Panginoon Jesu Kristo bago siya umakyat sa langit na kapiling ang kanyang Ama. Ang sabi po doon sa Marcos Kapitulo 16, ang talataan kong ating babasahin ay naroon po sa 15 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa. Okay? Ang sabi po ito, at sinabi niya sa kanila, magsiyahon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. The Jews and the Gentiles, di ba? So, sa lahat ng kinapal, sa lahat ng tao. Okay? For all. Okay? Sabi doon. At sinabi niya sa kanila, magsiyahon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral Ebanghelyo sa lahat ng kinapal.
ay halukatin natin ang banal na kasulatan upang maintindihan nating lubusan kung ano talaga ang tinutukoy na ebanghelyo ng mangaral na si Apostol Pablo at iba pang mga apostol at ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga